Hi! Shalom sa inyo! Kamusta kayo? Kung bago ka sa akin channel, ako si May, isang caregiver dito sa bansang Israel. And for today's video, ay samahan niyo ako na mag-arusal kasabay ang aking alaga. At ito ang aming healthy breakfast. Today is Saturday, so ayan, ganyan lang kasimple pero talaga namang sobrang healthy ng aming almusal for today's video. Welcome again sa aming YouTube channel. So for today's video ay i-share ko sa inyo ang simple pero sobrang sustansya na aming almusal ng aking alaga. So ngayon is Saturday. Kapag Saturday dito sa bansang Israel, ang alaga ko ay bawal magsindi ng kalan or ng apoy kasi siya ay rehilyosong tao. Ang ginagawa kong healthy salad ay bell pepper na iba-ibang kulay. Meron siyang yellow, green, and red. Tapos pipino, and then meron din siyang lettuce, and then tomato. So ayun, sobrang healthy niya. Tapos naglalaga lang ako ng itlog. Tapos meron kami tinapay na malaki pero mabigat siya sa tiyan. Tapos syempre, kape is life. Hindi mawawala yung kape sa akin. Nagagadgad din ako ng kamatis para sa usawa ng aking alaga. Taim? At tinanong ko nga si Lolo kung masarap ba yun. Kung taim, sabi naman niya ay oo, tumango siya. Tapos yun na lang yung tinapay ni Lolo na titira. At dito sa part na to ay mayroon naman dalawang itlog para sa anak ni Lolo yan. Kasi hindi rin siya nagluluto kapag Saturday. Tapos siya ay nilalagyan namin ng salad na kanina ay puno. Ito naman ay dairy cream. Tapos yung itim na yan ay huwag niya nalang pansinin kasi sinausawan ko na siya ng tinapay ko. Ito yung aking tinapay. Ayun, ganyan lang ang aming pagkain. So, yung anak ni Lolo sa taas ay natutulog pa. Binibigyan ko siya ng dalawang itlog at saka ng konting salad. Hindi naman mahirap kasi hindi siya madamot. Mabait din yung anak ni Lolo. Ito yung kagandahan kapag dalawa lang kayo ng alaga mo sa bahay. May anak si Lolo sa taas pero bukod yung kitchen niya, bukod siya sa lahat sa amin. Pero kapag Saturday ay binibigyan ko siya ng dalawang itlog nga kasi hindi rin siya nagluluto. Napaka-bless ko na rin dito sa pamilya ng aking alaga kasi mabait at saka ang kitchen, ang refrigerator ay talagang solo. Kumbaga ako yung nasusunod. Walang nagtitikta kung ano ba yung ihahanda kong pagkain namin ni Lolo. Maliban na lang kung tatanungin ko si Lolo kung ano ba yung gusto niyang ihanda ko o kung ano ba yung gusto niyang pagkain na napakahalaga noon kasi minsan ay naiiba ang mood ni Lolo. Nakahanda na tapos ayaw niya. So kung tinanong ko siya kung ano ba yung gusto niya at yun yung inihanda ko, wala siyang magagawa kundi kainin niya kasi sasabihin ko sa kanya, yaan yung pinaluto mo tapos ngayon ay ayaw mo. So ganyan, sanay na ako sa pagkain nila dito kasi talaga naman na masarap, healthy, kaya lang karaniwan ay wala din lasa kundi paminta at asin lang yung panlasa nila. Kaya yun, talagang sanayan lang din. Pero ang totoo ay talagang napaka-healthy ng pagkain nila dito at sanayan lang din kung makakaya mo ba sa umpisa. Pero syempre hindi naman tayo juicy, hindi naman tayo laki sa yaman, kaya nasanay na rin ako sa mga pagkain dito. Matatapos na nga kaming kumain ni Lolo dito, makakalalik din ba kayo na hindi makakain kapag hindi nakataas ang paa? Si Lolo ay tapos nang kumain kasi inuna ko siyang asikasuhin bago ako kumain. So ayun na nga, last na subo ko na to at si Lolo ay nagbilin pa sa akin. Ang alaga ko nga, pagkatapos niyang kumain ay nililigpit niya ang pinagkainan niya. Tingnan niyo kung ano yung ginawa niya sa kanya. Ito na, ba't kina siya? Sini, kos kafe. Ang sabi ni Lolo ay timplahan ko siya ng kape bago ako sumunto sa kanya sa Beit Knesset or dun sa simbahan niya kasi nga ay para hindi ganong mainit. So hanggang dito na lang muna, hanggang sa susunod. Thank you for watching. Lihitraot. Todaraba.